Hi guys! Welcome or welcome back sa aking channel. It's me, G, at pag-uusapan natin ngayon ang Google AdSense pin. Approved ka na ba sa YouTube Partner Program? Na-reach mo na ba yung 1,000 subscribers at 4,000 na watch hour na requirement ni YouTube? Tapos, kung suswertihin ka man, na-reach mo na ba din yung $10 na threshold ni Google AdSense para mag-send sila sa'yo ng Google AdSense pin para ma-verify yung account mo, yung address mo, para sumakod ka pag na-reach mo na yung $100 na threshold. Para mamablema ka ba dahil hindi mo pa na-receive yung Google AdSense pin mo after nilang sinend sa'yo yung first ever automatic na Google AdSense pin na isasend nila? Gusto mo bang ma-verify kahit na walang Google AdSense pin? Yun kasi yung nangyari sa akin kaya isi-share ko yung experience ko. Sorry kung medyo ngarag na ngarag ako ngayon. Wala akong kahit ano sa mukha ko dahil gabi na. It's the only time of the day na pwede akong mag-film ng ganito, ng sit-on video. Kasi ngayon lang, pwede on yung aircon kasi wala tayong pera pambayad ng aircon. Ano, kuryente, cool day. May kote ko ako guys sa itong mga experience ko. So guys, dalawa yung Google AdSense pin na meron ako ngayon. Ayan, dalawa sila. Nakuha ko to noong July 23. Ililink ko sa description box yung vlog ko kung kailan ko siya nakuha at kung paano ko siya nakuha. Pero yung process lang yung pagkaka-vlog ko doon. Pero yung nangyari kasi, ganito. Na-verify ako without this one. Hindi ko siya na-receive agad-agad. April 12 ako sinendan ni Google AdSense ng email na na-reach ko na daw yung $10 threshold. Tapos, wait daw ako ng 2 to 4 weeks. Yung 2 to 4 weeks na yon pinalabas ko yon. Hindi ako nagtingin-tingin ako ano-ano. Nag-aantay lang ako ng 2 to 4 weeks hanggang dumating yung araw na nainip na ako kasi ang tagal niya dumating, di ba? Nung May 24, nag-request ako ng replacement pin kasi more than a month na, 4 weeks mahigit na yung pag-aantay ko nung first na pin. Nag-lockdown kasi guys nung March. So, sinendan ako nung April 12. So, talagang may delay sa pagpapadala ng mga sulat, ganyan. So, yun yung agony nating mga na naka-reach ng threshold ng araw ng mga lockdown, ECQ, ganyan. Ganyan yung kamalas-malasan natin. Pero may mga paraan para ma-verify tayo. So, ito yung ginawa ko. Nung April 12, ako sinendan. April 12, 2020. Nung May 24, more than 4 weeks, nag-request ako ng replacement pin. So, antay ako ulit. Wala pa rin. Yung next na request ko, June 18. Hindi siya more than a month na. So, parang ilang araw ba yun? 3 weeks. 3 weeks ako ulit nag-antay. Tapos, saka ako nag-request ng second na replacement pin ko. June 18, nag-request ako ulit. So, yung akala ko, na-counted na pang third time mong mag-request ng pin. Kasi after mong mag-request ng pin, 3 times, pwede ka nang mag-troubleshoot. Pwede ka nang mag-send ng IDs mo through yung troubleshoot nila kapag hindi mo na-receive yung pin. Kapag naka-request ka na ng 3 times. Yun pala, hindi kasama yung first time nilang magsisend. Yung hindi ka nag-request, yun yung unang-una. Hindi kasama yun. Ang tinatawag nilang 3 times na request ng replacement is yung after mong hindi ma-receive yung automatic na send nila ng pin, dun ka magka-count. So, nag-antay ako ulit. Inantay ko ng hanggang July 10, yung ika-third week ko. So, after ng June 18, nag-antay ako ng 3 weeks. 3 weeks and 1 day. July 10, nag-request ako ulit. Akala ko nung July 9, makakapag-request ako. Hindi pa. So, 3 weeks and 1 day. Pagdating ng July 10, nag-request ako ulit ng PIN. Tapos, akala ko, after ko mag-request ulit, pwede na ako on that day na mag-troubleshoot. Hindi pa. So, kinaumagahan. Inantay ko ulit kinaumagahan. July 11, nag-check ako ulit. Tinry ko mag-problem troubleshoot. Tapos, pwede na. Yun na yung process na ipapakita ko sa inyo mamaya after ng video na to. So, panoorin nyo na lang.
Hey guys, so in this picture, makikita nyo na sinindan na ako ni Google AdSense na sinasabi nila na pwede ko nang i-verify yung billing address ko. Verify your billing address. We posted a pin to you on April 12, 2020. At magantay lang ako ng 2 to 4 weeks para i-verify ko yung address ko. Unfortunately, kakaantay ko ng 2 to 4 weeks, hindi siya dumating. So, tinignan ko kung paano mag-request ng replacement pin. At ito yung isa sa gagawin mo. Mag-sign in ka sa Google AdSense account mo. Tapos, hanapin mo doon yung pin verification. Tapos, i-click nyo yung verify. Tapos, saka magpapakita yung resend pin. Yun ang instruction. Tapos, ito na yung magpapakita. Magkakaroon ka ng option kung i-enter mo ba yung pin mo, 6-digit pin, or magre-resend sila ng pin kasi hindi mo na-receive. So, i-click nyo lang yung resend pin, and then, magpapakita na yung ganito. Resend pin. A duplicate pin will be sent to your billing address. If the original pin arrives first, you can still use it to verify your billing address. So, resend pin ako. Pindutin natin yung resend pin. A duplicate pin will be sent to you in 3 to 5 days. You should receive it within 2 to 4 weeks. So, ayan. Pinag-aantay na naman tayo ng 2 to 4 weeks. Tapos, after nun, ito na yung magpapakita. Kapag itatry mong mag-verify ng pin, wala yung resend pin. Hindi magpapakita yung availability ng resend pin. Kasi nga, monitored yan ng Google AdSense na ibig sabihin, magkapag-antay ka dapat ng 2 to 4 weeks before ka ulit mag-request ng another pin. So, di antay tayo, wala na naman. So, nag-request ulit tayo. Diba? Nag-request ulit tayo noong June 18, 2020 ng replacement pin. And then, akala ko pwede na akong mag-troubleshoot. Kapag mag-troubleshoot guys, ganito. So guys, hindi ko mahanap yung screenshot ko nung tinitinan ko kung paano mag-request ng replacement pin. So, ang alam ko is, just click nyo yung help sa side na to, yung may tatlong dot dyan, tapos magpapakita dun yung options. So, June 18, nag-request ulit tayo, di ba? So, akala ko pwede na tong troubleshoot. Itong troubleshoot na to, parang tatanungin ka lang ng mga ganito yung have you received your pin? Sasagutin mo ng no. Tapos, have you already requested 3 replacement pin? Kasi akala ko nga, nag-guess ako dito kasi akala ko yung first na sinend nila tapos yung dalawang request ko, May 24 and June 18, yun na yung 3 request. 3 replacement pins na sinasabi. Hindi pala. So, nag-guess ako dyan. So, ito lang yung, hindi magko-continue to. Kahit naman magsinungaling ka dyan, hindi pa rin magtutuloy kasi ito yung magpapakita. We understand that due to postal service issues. Ganyan, yan yung magpapakita. Yan yung magpapakita. So, hindi ka rin lang magtutuloy. So, nag-antay ako ulit ng 3 weeks. Nag-apply ako ulit noong July 10 ako July 11 ako ulit bumalik. Kasi nung July 10 nag-request ako ulit. July 10 nag-request ulit ako ng third time ko mag-request ng replacement pin. Bali July 11 nag-troubleshoot ako ulit. Ito na, sinagot ko ulit yung mga tanong. And, ito na yung lumabas dun sa have you already requested your replacement pin. Ito na, you'll have 4 months from the date on which you... Tapos, kinlik ko tong please contact, yung contact us.
yun na, ito na yung nagpakita, guys. Personal identification number. Ayan na. Ayan na. So, i-fill up nyo lang yan. Yung name, yung contact email address, tas yung AdSense publisher. Yung AdSense publisher, mahanap nyo yon dito. Yes, dyan. Dyan nyo yan makikita. Tapos, after nun, pag nilagay nyo na yan, mag-choose file kayo. Choose file, tapos magsasend kayo ng pictures ng ID nyo. Nag-send ako ng 2 pictures para sure. 2 ID yung sinend ko. And, sinubmit ko yan. And, tada! Sabi niya, the form has been submitted to AdSense support. We'll try to get back to you within 24 hours. Sabi niya. So, 24 hours pa ako mag-aantay. Eh, hindi ko inasahan. Diba, 9:17 yan. Sa screenshot pakita niya, 9:17 ko yan in-screenshot. As in, pagkatapos yan, nag-appear. In-screenshot ko agad. Tas, may nag-email agad, guys. Ito na yung in-email sa akin ni AdSense na na-receive na nga daw nila yung ano ko, yung ano ba dito, yung parang thank you for contacting the AdSense support team. Ang sabi kasi, a specialist is investigating your issue and will reply as soon as possible. Kasi nga, hindi ko na-receive yung PIN ko. So, nag-request ako, nag-alternative verification ako. So, kailangan nilang i-investigahan kung talaga bang nakapag, ano ako agad-agad. Akala ko, sobrang tagal ng investigation, guys. 9:17 din yung email. Maya-maya, hindi ko na pinakailaman yung, ano ko, yung email ko. Kasi siyempre, sabi ko, oh, baka matagal to, baka bukas pa ako ma-verify. Hindi ko chinek. Tapos mga ilang minutes lang, 9:17, in 17 kanini screenshot yung email na yan. 10:24, chinek ko ulit. Baka lang, alam mo magkamiragro, ganyan. 10:24, ayan na guys! Thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirement for AdSense. And yes guys, verified na tayo! Ayan guys, ayan yung experience ko. Oh my God! So guys, ang rule ni Google AdSense, pagka-send nila ng first na PIN mo, within 4 months, dapat ma-verify mo na yung address mo gamit yung PIN na isa-send nila sa'yo. Kasi kung hindi, tatanggalin nila yung ads mo. Kung ang ako is April 12, pagdating ng August 12 na, May, June, July, August 12, pagdating ng August 12 at hindi pa ako nakapag-verify, tatanggalin na nila yung ads ko. Kaya kinabahan ako ng kinabahan. Everyday akong nag-check kung ano bang gagawin, and nalaman ko nga na pwede pa lang mag-verify basta makapag-request ka lang ng replacement PIN, tapos magsasend ka na ng IDs mo sa kanila. Ang ginawa ko, inantay ko talaga na mag 3 weeks noon, hindi ko inabot ng 4 weeks kasi nalagpasan ko na yung May, lumagpas ako ng more than a month na nag-antay. So natakot ako baka hindi ako umabot within August 12 ng limit, baka matanggal yung ads ko. So, ang nangyari, ganito, di na-verify na ako ng July 11. Nung July 23, naliligo ako, paalis kami ng bahay ng asawa ko, tapos may tumawag daw. Kinatok niya ako, naliligo ako, sabi niya, ano, bilisan mo kasi tumawag yung post office, meron na daw yung Google AdSense mo. Ayan siya guys, dalawa siya, di ba? Bongga. Dalawa yung dumating na Google AdSense PIN ko. Yung isa, nabuksan ko na. Sabi nila, wait. Sabi dun sa yung mga requests, ganun, yung mga questions about Google AdSense. Kapag nauna naman daw, kunyari, nakapag-request ka na ng replacement PIN, kunyari, dumating na yung ano, yung nauna nilang sinend, nakapag-request ka ulit. Okay lang na i-send, i-verify mo gamit yung PIN na nauna nilang sinend yung address mo kasi pareho lang naman din daw yung isi-send nila na PIN. So, okay lang kahit gamitin mo kahit alin dun sa dalawa. And I check, yes, dalawa to. And pareho nga lang sila. Pareho lang yung PIN na isi-send nila sa'yo.
So, kahit na mauna pa yung kunyari, nakapag-request ka ng dalawa, tatlo, tas biglang may dumating, okay lang na gamitin mo na yung pin na yun kasi pareho lang. Pare-pareho lang yung isasend nilang pin sa'yo. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa kung kasama ko kayo na nasendan ng Google AdSense pin within the lockdown, yung within ECQ, ganun na moments dahil sa COVID. May chance, guys. Basta on track ka lang, lagi kang mag-check ng dates para hindi ka lumagpas sa 4 months at para mas sure gawin nyo every 3 weeks. Every 3 weeks kayong mag-request ng replacement PIN para sure na hindi kayo lumagpas sa 4 months. Kasi mabilis lang akong naka-receive ng verification nung sinend ko yung mga yon, yung IDs ko and all. Saglit lang, marang 1 minute lang ata. Mabilis lang talaga siya, guys. So, thank you for watching and please subscribe, like, comment, and share this video sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, and sa mga nag-aantay ng PIN. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yes, guys. Verified na tayo. And I'm so happy. Oh my God. Thank you. Bye!